Okay, so ito yung pinili ko na bone marrow, yung pinaka-bias niya, yung pinaka-dulo. Tuhod ba kung tawagin yan? Hindi ko rin alam. So, ang gagawin natin dyan, pakukulang natin. Makikita nyo, may utak pa yan. Buti pa yan, may utak. Sana all may utak. Araw-araw, pagising ko, alam mo ba? Hindi ako nag-iisip eh. So, yan. Pagyan natin ng amit ng buo. Asin. Laurel. Tapos, tubig na. Diyan tayo kukuha ng sabaw ng pares. Kasi ito magiging malasa talaga to. Dahil sabi ko nga, may mga utak-utak pa yan. Parang dyan yung pinaka-flavors niya. Talang natin siya. Kuluan lang natin siya siguro mga 30 to 45 minutes. Hanggang sa lumabas na yung umami niya, yung flavor, para yun ang sasabaw natin sa pares natin. Okay, so pag may nakita kayong ganyan, yung mga scam, tanggalin natin bago siya kumulo. Hindi pa siya kumulo, yung matagal na kumulo. Okay? Kasi, dito tayo kukuha ng sabaw papunta sa pares. So, kailangan malinis to. Kailangan natin yung mga unwanted scam. Ayan, mga ganyan. So ngayon, lalagyan natin ng twist. Paglalagay tayo ng bone marrow, para naman may challenge. At, since tinatamad akong magpabaga, dito na lang tayo sa kalan mag-ihaw. At ang gamit ko pa, ay para sa oven to. Tapos na natin siyang ihawin. Konti lang na oras ng pag-ihaw. Sakto lang. Medyo malutong konti lalim niya. Tapos niyan, ilalagay natin siya dito sa pinapakuluan. Pero yung pagpapakulo natin, dapat bantayan natin kasi ayaw natin siyang matunaw at sumama doon sa sabaw yung pinakautak. Kaya bantayan natin, pagka medyo ayos na, wala nang dugo, pwede natin siyang ahunin at palamigin bago na natin i-blowtorch. Okay, so yung bone marrow natin, medyo nalaga na. Hindi naman kala siya kailangang lutong-lutong-luto kasi baka nga matunaw at sumama dyan sa ating sabaw. Ayaw natin mangyari yon. So, ganyan lang siya. So, mamaya yan, i-score natin yan, and then i-blowtorch natin. O yan, so, puta kinain, pangina talaga kinain ng aso, no? Aso ko, si Kudyo, yung isang bone marrow, puta talaga. Mantika. Okay lang. Star anise. Lahat ng peresa na kinainan ko, yan ang pinaka-prominent ang lasa, yung star anise. Laurel, bilang. So, pag medyo tostado na yung star anise natin, at medyo parang liliyab na tong laurel. Yung iba, inuuna yung bawang o sibuyas, ako luya. Kasi mas matagal mag-secrete ng juices ang luya. At pangalawa, di naman iiyak yan. Huwag kayo iiyak. So okay lang yan kahit ano mauna. Bawang, ay sibuyas. Sibuyas. Bawang. Sa inyo kung gusto nyo maraming bawang dahil healthy naman yan. Anti-cancer. Baka, lagyan natin yung baka. May mga taba-taba yan kaya... Sigurado masarap yan. Putang ina mo! Hindi ako mataba! Medyo sangkutsa lang natin siya. So itong sabaw na pinagkuluan natin ng bias, itong gagamitin natin konti dito. Yan. Amit ang buo. Asin. Dato puti. Toyo. Baka naman. Konti lang, kumulay lang. Brown sugar. Nasa inyo kung gaano katamis yung gusto, pero ako sakto lang. Sigagayan lang natin yung mga kinain natin. Eh yung sakto lang naman yung mga tamis nila. Sakpan na natin. Pakukulo natin siya ng 40 minutes. Depende, 30 to 40 minutes, pero ako usually, 35 minutes na may apoy, and then papatayin ko, tapos yung 5 minutes, naka-steel lang siya. Naka-steel lang siya na walang apoy. Tapos na natin. Yun, no?
Okay, so gumawa ako ng slurry. Alam niyo naman siguro yung slurry. Cornstarch na may tubig lang para tunawin lang, para pampalapot dito sa pares natin. Okay, so paunti-unti lang ang lagay kasi baka masyado na malumapot. So pag nakakuha niyo na yung consistency na gusto niyo na lapot, eh okay na yun. So sa akin, lalahatin ko na to. Yan. Meron akong sablay na ginawa. Hindi ako nakapag wala tayong bahaw na kanin. So, ang gagamitin natin ay bagong lutong kanin. So, tingnan natin kung ano magiging resulta. Bawang, kanin. Yun nga, bagong luto nga. Kaya hindi siya ganun sa swaghag. Tingnan natin. Oh, tumatalon pa. Eh, talon! Una ulo! Toyo. Bawang. Tostado. Lagyan natin ng sibuyas mura. Spring onion. So ayun, mukhang okay na may sinag natin. Kahit sabihin ko ang bago sa akin yan. Good na sa akin yan. Okay, so hihiwaan natin siya. Siya ng scar. Para lang makapasok sa loob yung mismong flame. Naluto yung loob. Ate rin, ako na yung maintenance ko.